Hello guys, for today's video ay magluluto tayo ng arroz caldo. So ang ginawa ko dyan ay pinainit ko yung lutuan at saka nilagyan ng mantika. Tapos pinainit ko ng konti ang mantika at saka nilagay ko yung garlic. Yung garlic natin dyan guys ay medyo marami-rami yan kasi gusto ko yung itusta siya ng konti para mamaya tatanggalin ko siya at para ilagay ko siya sa ibabaw mamaya ng lugaw. Ayaw ko kasi siyang maihalo ng gusto sa lugaw kasi malalanta siya at hindi ko malalasahan yung garlic. So ayan guys, medyo brown-brown na kaunti ang garlic. Ayan, tapos nung naluto na siya, nag-brown na, ay tinanggal ko siya. Ayan, para hindi siya masyadong magpait. Ayan guys, tanggalin lang natin siya. Ayan, tanggalan natin ng kaunting mantika. Ayan, para may matira pang mantika mamaya magisa ng ating mga ibang ingredients. Ayan. So, pagkatapos nyan guys, ay ilalagay naman natin yung sibuyas. Yung sibuyas na pala dyan guys, ay parang may halo yan kaunti ng ulo ng sibuyas dahon. Ayan, pinaghalo ko na siya diretso. Ayan, igisa-gisa lang natin ng kaunti guys hanggang sa medyo maluto na kaunti yung ating sibuyas. Ayan, ihalo-halo lang ng maayos. At pagkatapos nyan guys, na mahalo-halo na siya ng maayos guys, ay ilagay na natin yung ating manok. Yung manok nga pala natin dyan guys, ay na-pre-cook na yan siya. Medyo na parang natusta na siya ng kaunti. Na-preto ko siya sa sarili niyang mantika. Tapos lagyan na natin yung luya. Ayan, at isunod na rin natin yung carrots. Nilagyan ko yan ng carrots guys kasi yung anak ko, gusto ko makakain siya ng gulay, kaya inihalo ko na lang diretso dyan. Nilagyan ko siya ng carrots ang ating arroz caldo. So, ayan guys, takpan lang natin ng kaunti at palutuin lang natin yung carrots. Ayan. Tapos, once in a while guys, check natin kung ano, naluto ba or baka din nasunog dun yung sa ilalim. Kaya, ihalo-halo din natin ng kaunti. Ayan. So, halo-halo lang hanggang sa mahilo silang lahat dyan. Ayan. So, pagkatapos nyan ay lagyan natin ng chicken broth. Ayan, ang ginawa ko dyan guys ay yung dalawang nor cubes, nilagyan ko ng tubig. Ayan, para maglasa na siya ng maayos. Hindi ko na pala siya nilagyan ng asin dyan guys kasi medyo maalat na yung nor cubes. Kasi konti lang naman ang niluto ko. So, ayan, takpan na at pakuluin ng husto at pagkatapos magkulo, halo-haloin na naman. Tapos guys, ilagay na natin yung ating lugaw. Ayan. Yung lugaw ko dyan ay medyo, hindi pa siya masyadong luto. Pero maluluto din dyan siya mamaya guys. Ayun, so halo-halo lang, halo-halo hanggang sa halo siyang lahat. At pagkatapos ay maglagay tayo ng tubig. Dalawang cups ng tubig pala ang inilagay ko dyan guys kasi para hindi masyadong magtuyo yung ating lugaw. Kasi lugaw nga, no, medyo mabasa-basa at masabaw-sabaw siya kaunti. So ayan guys, pagkalagay ko ng tubig, ayan, inihalo-halo ko ng konti at tinakpan ko na naman siya ulit guys para magkulo siya at maluto ng husto yung mga ingredients, lalong-lalo na yung carrots. Ayan, so huwag kalimutan ninyo guys na once in a while, i-check nyo din baka dumikit na sa ilalim. Ayan, paghalo-haloin na ng kaunti, ganon. At pagkatapos nyo, kung sa tingin niyo ay hindi pa tama yung consistency, ay takpan nyo ulit at hayaan nyo munang magkulo ng mga ilang minuto para maluto talaga siya ng husto at magiging masarap siya. So, ayan guys, pag tingin ninyo ay naluto na siya, ayan, halo-haloin lang ng kaunti, pwede na siya. Pero ang ginawa ko yan dyan guys ay hinaluan ko siya ng dalawang itlog. Yung itlog ko dyan guys ay medyo maliliit yan kaya dalawa ginamit ko. Pero kung malaki naman, pwede namang isa. Ayan, ang akin lang jaman dyan ay para mas maganda lang at mas malasa. Ayun. Tapos hinalo-halo na siya, halo-halo. Sandali lang siya guys kasi ang itlog naman ay madali lang maluto. So pinatay ko na dyan ang apoy. Ayan, halo-halo lang. At pagkatapos niyang halo-halo dyan guys, pwede ninyo nang ilagay yung ating bawang guys, pwede na natin ilagay yung tostadong bawang. At pagkatapos yung bawang, ilagyan din natin ng ating sibuyas dahon. Ayan, para medyo mas maganda siyang tingnan, ano? Pagkatapos nun guys, ay syempre, halo-haloin nyo na, ayan. So, ganun lang ang ating arroz caldo, lugaw. Ayan. So, pwede na guys, pwede na yan siyang isalin sa ating lagayan. Ayan na.
So yan guys ang aking arroz caldo. Maraming salamat sa panonood. Enjoy. Bye.